Attorney, may unang kasal po ako, pero matagal na kaming hiwalay. Nasa abroad po ako ngayon, at may kalibi na isang Muslim. Legal po ba ang kasal namin kung magpapakonvert ako sa Islam, at magpapakasal under Muslim rights? Pagpapalit ng religion, may epekto ba sa bisa ng unang kasal? Ang ating 1987 Constitution ay nagsasabi na ang gobyerno o estado, at ang simbahan o relihiyon, ay magkaiba at magkahiwalay, kung saan sila ay hindi pwedeng makialam, sa mga panuntunan o batas ng isa't isa. Ibig sabihin nito, ang simbahan ay may eksklusibong karapatan, sa mga ecclesiastical matter o spiritual matters ng mga miyembro nila, na hindi pwedeng pakialaman ng estado o gobyerno. Ganon din, ang simbahan ay hindi pwedeng makialam o baliwalain, ang mga temporal or legal matters na pinapatupad ng estado o gobyerno. Pwede ka bang magpakasal ng ikalawang beses, kung nag-convert ka sa ibang religion? No. Walang effect sa marital status ng isang Filipino, ang pag-convert sa ibang religion, dahil mananatiling may visa ang kanyang unang kasal. Walang nakalagay sa family code, na ang pagpalit o conversion sa bagong religion ay nagpapawala ng visa ng kasal. Ayon sa Article 40 ng Family Code, pwede ka lamang magpakasal muli, kung ang unang kasal mo ay may final na desisyon ng korte na wala ng visa. Ang pagpapakonvert ba sa Islam, ay pwedeng depensa sa kasong criminal na bigamy? No. Ano ba ang bigamy? Ang bigamy ay isang criminal offense, kung saan pinaparusahan ang pagpapakasal ng ikalawang beses, na hindi napapawalang visa ng korte ang unang kasal, sa isang annulment case. Ito ay nakasaad sa Article 349 ng Revised Penal Code. Ang Article 349 ng Revised Penal Code ay nagsasaad na ang parusang kulong sa bigamy ay 6 years and 1 day to 12 years. Sa 2021 case na Malaki versus People, sinabi ng Supreme Court na ang pagpapalit o conversion sa Islam ng akusado ay hindi depensa sa kasong criminal na bigamy. Reasons bakit hindi pwedeng depensa sa bigamy ang conversion sa Islam. 1. May karapatan ang unang asawa na hindi Muslim, na hindi dapat maapektuhan, ayon sa Article 3 ng Presidential Decree No. 1083, or the Code of Muslim Personal Laws of the Philippines. 2. Ang unang kasal ay sakop ng New Civil Code or Family Code, at hindi ng Muslim Code. 3. Ang ikalawang kasal ay hindi sumunod sa Muslim Code, tungkol sa written notice at consent ng unang asawa sa ikalawang kasal. Ayon sa Korte Suprema, bagamat ang ikalawang kasal ay pwedeng masakop ng Muslim Code, ito ay applicable lamang sa mag-asawang Muslim, at hindi ito dapat makaapekto sa karapatan ng unang asawa na hindi Muslim. Dahil hindi Muslim ang unang asawa, ang karapatan niya bilang unang asawa, ay hindi dapat maapektuhan. Muslim Code or TD 1083 is not applicable, if the marriage is between a Muslim and non-Muslim. Ayon sa Muslim Code, kung parehong Muslim ang ikinasal, pwedeng hindi makasuhan ng bigamy under Article 180, dahil sila ay nasasakop ng Muslim Code. Ngunit ayon sa Korte Suprema, ang conversion sa Islam ng mag-asawa sa ikalawang kasal, ay walang epekto sa bisa ng unang kasal, dahil ang unang kasal ay sakop ng New Civil Code or Family Code, at hindi ng Muslim Code. Dahil may bisa pa rin ang unang kasal, ang ikalawang kasal ay malinaw na isang krimen na bigamy, kung saan ay hindi magagamit ng akusado ang Article 180 ng Muslim Code. Ayon sa Korte Suprema, malinaw sa Muslim Code na may mga kondisyon ang batas para sa ikalawang kasal. Isa dito ang pagkuha ng written consent sa unang asawa. Ang kasal sa second wife ay dapat mag-file ng written notice sa Clerk of Court of the Sharia Circuit Court, kung saan nakatira ang pamilya, at bibigyan ng notice ang first wife kung pumapayag siya. Kung hindi siya pumayag, ito ay didinggin ng Agama Arbitration Council, kung papayagan o hindi ang kasal. Kung hindi kinuha ang written consent ng unang asawa, o hindi binigyan ng notice ang korte sa second marriage, makukulong ang lalaki ng arresto mayor or isa hanggang 6 months imprisonment, or a fine of not less than 200 pesos, but not more than 2,000 pesos, or both, in the discretion of the court. Article 180 is not applicable, if there is a violation of Presidential Decree No. 1083, or the Code of Muslim Personal Laws of the Philippines. Ang Article 180 ay nagsasabi na hindi makakasuhan ng bigamy, ang sinumang Muslim na nagpakasal ng ikalawa, nang naayon sa Muslim Code o Muslim Law, bago maipasa ang Muslim Code.
Ngunit kung ang kasal ay nasasakop ng civil code o family code, ang ikalawang kasal ay pwedeng makasuhan ng bigamy, kung hindi pa na-annul ng korte ang unang kasal na may finality. Kung ia-apply ang nasabing batas sa nagpadala ng legal na problema, ang magiging kasal niya ay isang bigamous marriage na walang visa, at pwede siyang makulong sa krimen na bigamy. Lex Smith Teachings. Ang pagpapalit ng religion ay hindi solusyon para makapag-asawang muli. Idaan sa tamang proseso ang pagpapawalang visa ng kasal, at dapat ay dumaan sa korte upang maiwasan na makulong sa krimen na bigamy. Alamin ang batas ng hindi mawalay ng landas. Tumutok tuwing Biyernes sa Everyday Law. Mag-subscribe rin sa aming YouTube channel. May tanong ka pa ba tungkol sa batas ng kasal at ibang concerns sa pag-aasawa at pagpapamilya? Magtanong sa abogado for free gamit ang legal service na Assist. I-download ang LexSmith mobile app, available sa App Store at Google Play. Maaari ring mag-register sa www.lexsmith.com.